Good morning at welcome pong muli sa ating channel. Ngayon po ay pumipitas kami ng ampalaya. Ang pitas po nito ay tuwing ika-3 at kumisan ay 4 na araw. So kung papansinin po natin, hindi gaanong maganda ang ampalaya dahil sa mga nagdaang panahon na madalas ang ulan at isa pa malamig ang panahon, kaya mayroong mga puno na namamarako. At dahil nga po sa masamang panahon, ang madalas na pag-ulan, kaya marami ang namatay. At minsan ito ay tumataas ang tubig dito sa pinitak na to, kaya nadagdagan din ang mga namamatay. Kung papansin ninyo, may mga nalalantang dahon. Pero sa kabuuan, okay na rin po dahil kahit paano ay patuloy ang pamumunga nito. Hindi nga lang katulad nung maganda ang panahon na marami ang bunga. So dahil mataas ang presyo, kaya masasabi ko na sulit din kahit hindi gaanong mapaganda o hindi gaanong maganda itong naging katayuan itong aming ampalaya. Itong mga huling araw ay medyo nawala ang ulan, kaya yan, nagsulputan yung kanyang mga bunga. Yan, yan po ang gusto ng ampalaya. Kapag ka umaaraw, gumaganda ang bunga, dumadami ang hulog na bunga. Yan. Marami po siyang bunga ngayon pero maliliit pa lang, dahil ngayon pa lang nagsisimulang gumanda ang panahon. Ito po kung tag-araw lang o walang ulan na dumadaan, ay napakaganda sana ang mangyayari nito. Pero dahil nga po sa panahon at medyo malamig pa, kaya ganito lang ang naging itsura nitong aming ampalaya. Pero okay pa rin sa ngayon, ang presyo ng ampalaya ay nasa 80 to 90 per kilo ang farm gate. Okay na rin po dahil kahit paano ay lumalaki naman ang bunga. Ito, mga 1 kilo siguro, nasa mga 3 piraso. Bihira yung 2 piraso dahil nga sa hindi maganda ang panahon at kulang sa sikat ng araw. Pero sa nakikita ko, dahil ayan at maraming bungang maliliit, at sana ay tuloy-tuloy na ang sikat ng araw para maging magbabae itong ibig manlalaki o ibig magbarako. At sa karanasan namin, pagka talagang diretso ang init, ay mas malakas lumaki ang bunga ng ampalaya. So ngayong araw din pong ito, ngayong umagang ito, ang kasabay din sa pagpitas ng ampalaya, itong pagpitas namin ng talong para mailuwas. So isa rin po ito sa mataas ang presyo ngayon, maabot ng 85 to 100 ang farm gate. At tulad rin ng ampalaya, ito apektado rin ng lamig ng panahon yung kanyang pambunga. Pero marami siyang maliliit na bunga. Siguro pag nagtuloy-tuloy din ang araw, ang sikat ng araw, ay lalakas lumaki itong mga bunga. So pasalamat pa rin dahil natapat kami na may tanim na ampalaya at talong na mataas ang presyo. Kaya kahit hindi gaanong marami ang mapitas, ay sulit na sulit pa rin. Ang interval nga pala ng pitas namin ay tuwing ika-3 araw, minsan 4 na araw. Pero kung minsan malakas lumaki, talagang ang kadalasan ay tuwing 3 araw. So may mga nagtatanong, bakit daw inilulubog namin sa tubig? Yan, o ganito. O ano ba itong pinaglulubogan namin? Ito po ay tubig lang.
nilulubog namin o hinuhugasan namin para maging sariwa, para pag binandel medyo mag mananatili yung pagkasariwa ng talong. At isa pa, para nahuhugasan yung putik. Kung nakita nyo kanina sa pinitap, ay merong mga bunga na nakasayad sa lupa. At kapag kaumulan, natitilansikan ng ulan at dumudumi. Kaya ito, nilulubog namin sa tubig para maging malinis itong talong. Yan, kung mapapansin nyo, medyo marumi yan. Yan, makonte. Pero pag nahugasan, yan, napakalinis. So, isa po sa napaka-importanting bagay na maganda yung quality ng talong. So, kaya kami mayroong primera, may segunda, at may reject. Dalawang klase yung reject namin. Reject na makinis. Bahagyang-bahagya lang yung sira. Ito sa ngayon, dahil mahal ang talong, pinag-aagawan ito sa market. Ito. Ang sira nito kung minsan, ito kung isipin mo, parang good siya. Parang primera, pero may butas siya na maliit. Isang bebutas, halos hindi ko makita. Ito. Ayan ang mapapansin nyo, mayroon siyang, yun lang yung butas niya. Pero, ito, ano siya? Reject na maganda. Ito, mabilis siya ngayon dahil mahal ang talong. Nauunang binibili. At ito naman yung reject, na talagang wala ka nang makukuha. O kung meron man, ay napakaliit lang. Halos, yan, hindi na nakalaki dahil pinamaan agad ng uod nung pinasok agad ng borer yan. So pag hinipo mo siya, matigas na siya. Wala na siyang makukuha. Kaya ito, talagang hindi na pwedeng ibenta. Ito yung aming ampalaya. Mayroon siyang primera. Ito yung mga primera, hindi nga lang gaanong malalaki, pero makinis at walang insekto, walang uod o walang kain ng uod. At ito naman yung segunda, medyo baloktot ng konti at medyo maliit, pero buo, walang uod, walang kain ng uod. At ito naman yung reject, minsan may malaki pero may tama ng uod. Yan, may kagat, merong madilaw ng konti sa dulo, tama ng fruit fly, kain ng fruit fly. Pero malaking bahagi niya ay buo. Ayan, tatanggalin lang dito, buo yung natitira na yan. Ayan. At syempre, kung sobrang liit, yan, katulad nito, buo siya pero sobrang liit, reject din siya. Okay, hanggang dito na lamang pong muli. At kasalukuyan po kaming pumipitas pa, kailangan kong tumulong para mabilis itong pag-ayos nitong aming mga gulay.